Laki na ng inaano ko. Ang pogi-pogi naman, oh. Oh, dala mo na ba yung pambayad? Ay, nako. Ang pinunta ko dito, eh, talagang sasabihin ko sa'yo, eh, pahirap ako. Diyos ko, nakahanda na nga yung linya ko. Sis, pahirap naman ako. Eh, inunahan mo naman pang babati dito kay baby. Ang dami ko kasi mabayaran sa ospital. Rekta-rekta, wala man lang kamustahan muna. Pakusayin mo muna ako. Direct to the point, mag-best friend, di ba? Alam mo naman, sis, wala rin ako ngayon. Negative din. Kung meron lang eh. Mapapahiram kita. Indahan ko rin kasi binabayaran. Ang yabang mo naman. Paano bang naging best friend niyan? Alam mo, babayaran ko sa ospital. Alam mo, ibalik ko to sa ospital. Mag-6 months na nung nanganak ako. Anong ibabayad ko doon? Tabi pa naman to. Alam mo, kung meron nga lang talaga ako, wala na tayong pag-uusapan pa. Agad-agad iabot ko na sa'yo, di ba? Kaso nga wala nga, ang dami kong binabayaran. Ano bang mono? May credit card pa akong babayaran kasi nga. Sis, wala hindi madadala sa hukay yan. Pag namatay ka, di mo mapakinabangan yung pera na yan. Kaya kung ako sa'yo, pahiram mo na yan. Sharing is caring. Damot-damot mo naman. Pag ikaw kinarama ka sa kadamutan mo, sabi ko sa'yo. Eh di ba ka cash yung kailangan mo? Eh wala nga ako cash. So anong gagawin natin? Kung gusto mo kita tulungan, wala akong cash. Mayroong solusyon dyan. Basic, napakadali. Alam mo ba, last month ka lang bumili ng cellphone. Bagong-bago yun, di ba? Eh, may isa ka pa namang cellphone, di mo ginagamit yung bago. Nag-unboxing ka pa. Alam mo, ang gagawin natin, mayroong kailalang sanlaan. Sanla natin to. Isang sanla? Eh, ang gagamitin ko pag sinanla naman ako. Ayun, dalawa yung telepono mo. Huwag mayabang dyan, ha? Hindi mo kailangan maraming gadget. Ano, artista? Pang business tong isa eh. Hayaan mo na, business dalawa yan. Page 1, page 2, ganun. WhatsApp 1, WhatsApp 2, ganyan. Damot mo. Walang kwentang best friend. Pag di mo ko natulungan, sabi ko sa'yo talaga, friendship over kita dyan. Ano ba yan? May magagawa ba ako? O sige, basta promise mo. Gano'ng katagal ba yan? 1 week? Ano ba naman? Nagamadali. Ginigipit mo talaga ako. Huwag kasi nga ibigan ka, Casey. Wala kang silbi. Eh kasi nga, ginagamit ko din. Ay, naku. Ginagamit ko nga. Kasi pang business nga kasi itong cellphone na to. Pare-pareho lang cellphone yan. Kahit pang tension, kung agagana pa yan. Kahit nga, Diyos ko, pang text na laban pa yan. Kahit ihagis mo yan. O, basta ito, isanla mo, pero balik mo sa akin. Ayun ko yan. Yung bago yung isanla natin, yung in-unbox mo, may box pa yun, tsaka charger. Tamo, hindi ko pa nga nabubuksan na maayos. Okay lang, in-unbox mo na yung sticker. Medyo mataas pa value nun. Usha-sha, sige na. Ay, ang bait mo talaga. Best friend talaga tayo. Ako talaga, may pa-friendship over. Papa-pray over kita pag di ka nagpahiram. Basta siguraduhin mo, ibabalik mo ah. Alam mo sis, kung talaga namang nagdududa ka at tingin mo wala akong kapasidad, bigyan ka ta ng blank check. Lagay mo lahat ng gusto mong amount dun. Sige, ikaw bahala. Basta sinasabi ko sa'yo, isuling mo na lang agad. Alam mo naman kagamitin ko. Name-mate, kumuha ka na ng ballpen, pirma ko na yung cheque. Ganon. Sige. Kunin mo na yung cellphone, dala mo naman kung saan ko nilalagay. Bait talaga. Boomers, ba't pinapunta mo ako rito? Tagal mo. Siyempre, pinapapunta kita dito dahil mo naman pa may mga pangailangan ako eh. Mangungutang ka na naman? Ang galing mo. Ako, patay tayo dyan. Magkano ba utangin mo? Mamaya, hindi ko kayang ilabas yan. Kaya-kaya mong ilabas yan. Grabe naman, sa ibang labasan kasi ako magaling eh. Ako, nangaya mo. Hindi ako, Diyos ko, huwag mo kong biruin yan. May itulo ko. Alam mo yung isa natin kumare? Si Casey? Oh. Napaka-epal talaga nun. Kasi, naniningil. Paano, alam mo naman, katapos na naman do bukas. Alam mo, sabi niyang gano'n, may sakit daw yung kapamilya niya. Parang matetege bells na. Oh, anong gagawin ko dun? Siyempre, sinisingil niya ako, pinipressure niya ako nung hindi na matulog sa gabi. Magkano lang naman yung utang ko dun sa kanya, napakabarya lang naman nung kala mo naman siya na may-ari ng mundo. Kala million utang ko sa kanya, barya lang. Magkano ba utang mo dun? 50,000. Oh, anong gagawin ko dun? Ako magbabayad. Siyempre, ba't ka ba nandito? Siguro wala dyan si pare, no? Ay, nako, bigyan mo nga nararamdaman mo. Nakakainis ka naman. Pautangan mo muna ako, ang bahala sa'yo. Halos 2 months ko nang susweldohin yun ah. Ay naku, kaya mo yan. Buti na lang meron akong savings. Pero bayaran mo din agad ah. Huwag mo rin ako i-pressure. Baka masusunod na kita kay Casey na. Nakakainis ka. Nakakainis talaga yung ugali nun. Kailan mo ba ibibigay sa akin? Hindi ka na mag-withdraw na tayo. Mamaya na, wala dyan si pare. Ay naku, mag-withdraw. Asan yung ATM mo? Dala ko siyempre nasa kotse. Hindi ka na, gawin mo ng 60k ah. Ang para lagay nga ganun lang. Para may pan-dinner ako. Ako na ang pahala sa'yo eh. 50k Casey, tas 10k sa akin. 60k. Grabe, ikaw pa tumubo, imbis na ako? O dagdagan mo pa para kay baby. Ah, tara na baby. O 70k na. Tara, sama mo. Withdraw na tayo. May talaga ni pare.
Oh, Mars, kamusta? Oh, pala? Long time, ah. Kamusta yung kamag-anak mo na may sakit? Kamag-anak ko na may sakit? Oh. Ikaw ang kamusta? Sabi ni Gretchen sa akin, may sakit yung asawa mo. Kaya nga napahiram ko na naman yun kasi pinipressure mo daw siya. Kasi nga, kailangan mo yung pera dahil nga may sakit yung asawa mo. Ha? Wala naman ako asawa, Mercy. Wala ka bang asawa? Oo. Ba't sabi niya, may asawa ka na raw, tsaka may sakit? Paano nangyari yun? Tsaka pinipressure mo daw siya sa utang niya, kaya nga, nanghiram na naman sa akin. At ayun nga, pinahiram ko na naman siya. Ay, nako. Mukhang may something talaga dyan sa best friend mo. Kita mo yung mga posts niya? Feeling blessed. Gala mode on. Ha? Ay, nako. Usapin mo nga yung best friend mo. Ba't di ko nakikita yan? Naku, naka-hide ata yung mga post niya sa akin. Kala niya siguro, tinatay lang natin yung pera. Ay, naku naman talaga. Sige nga, kausapin ko nga yun. Ay, no. Dito na ako, Mars. Sige, sige, ingat. Kita pa kami nung pre. Baby ko. Ay, baby? Pero nasa ko. Ay, ano ba naman? Uy, ano ba yan? Ako, nabundol na yung mga pinamili ko. Ba't kasi nandito ka sa bahay namin? Eh, paano? Di ka na sumasagot sa tawag ko. Di ka rin nagsasagot sa message ko. Aba naman, kung hindi ko pa makikita sa ibang Facebook na nagpo-post ka na kung ano-anong gala na yan, di ko pa malalaman. Akala ko naghihirap ka na ngayon. Alam mo, parang investigador. Talagang walang pakatok-atok sa bahay namin na di nag-remote-remote ka pa dyan. Patay mo nga yung nagtitipid ako ng kuryente. Alam mo naman, may susi ako dito, di ba? Alam mo, sis, best friend, Casey, eh, kailangan ko naman din ipamper yung sarili ko dahil nade-depress na ako dun sa mga bayarin ko. Pinipressure mo pa, parang di ka kaibigan. Alam mo, tatakbuhan. Depress? Minalaman ka pang depress? Eh, yung nakita ko ngayon mga post mo kung saan-saan ka gumagala, eh, feeling blessed pa nga, di ba? Yan ba yung nade-depress? Alam mo, Casey, yung perang binigay mo sa akin, the moment na binigay mo sa akin yun, pera ko na yun. Eh, bakit ka ba nagmamadali yung babayaran ko naman? Diyos ko, alam mo naman tatakbo. Di ba, pinangako ko yun sa'yo. So, ibig sabihin, ibabalik ko sa'yo, magantay ka. Nakausap ko na si kumparing Ryan. Ang sabi niya, nagsisinungaling ka daw. Paano sinabi mo sa'kin may sakit yung asawa niya? Eh, wala naman pala siyang asawa. Kung ano-ano pang dahilan mo sa amin dalawa? Sabi mo sa amin, babayaran mo kami agad. Tinan mo, ito. Mababayaran mo ba kami dyan? Eh, nag-shopping ka na? Binamili mo na atay buong mall? Ano ka ba? Ito advance gift ko sa baby ko. Masama ba yun? Ito trinate ko yung sarili ko para makapagkape naman ako na maayos. Ito wala kaming wifi kaya di ako maka-replay sa'yo. Pastrilos para makita ko yung oras kung kailan ka na babayaran. Madaling madali ka. Alam mo Casey, walang nakukulong sa utang. Kaya huwag mo ko tinatakot ha. Kala ko ba nung kaibigan ka? Wala kang kwenta. Nagpakilala ka sa pera. Nako, kung ayaw mo magbayad sa utang mo, ipopost kita sa social media. Hoy, huwag mo kong takutin Casey. Hindi ako natatakot sa'yo. Basta sabihin mo na lang kami kung kailan ka mapagbayad. Mahiya ka naman sa amin ni kumparing Ryan. Alam mo naman gagamitin din namin yun. Babayad pa namin yun sa credit card. Alam mo naman binabayaran ako buwan-buwan, di ba? Casey, magantay ka. Tsaka wala nakukulong sa utang. Saan ka nakakita nakukulong ng utang? Kahit nga milyon-milyon dyan sa Senado, hindi mo nakukulong eh. Ako pa kaya? Best friend tayo, di ba? Nakakaya naman sa'yo, di ba? Sabi mo sa amin, agad-agad, mabilis ka, nanghiram sa amin. Ngayon ang hirap naman na higilapin ka. Ano ba yan, Gretchen? Alam mo, nyabang mo. Kung nakakaluwag ako, hindi ako ihiram sa'yo, no? Baka nakakalimutan mo. Meron kang blank check sa akin, di ba? Aba, kung hindi mo kami babayaran agad, papatalbugin ko talaga yung check para magtanda ka. Akin na nga yung mga pinamili mo. Kukuha mo lang ito pag nakapagbayad ka na sa amin. Ano pa nung best friend kita, best? Sis! BFF Twinny! Omers, hindi pa si pare? Wala. Tagal-tagal mo naman dumating. Ano pa kailangan mo? Ito pigil-pigil ang mga naramdaman ko. Puso yung mata mo eh. Pinapunta ka na dito para magpa-utang. Natawa ko sa mukha mo. Wala mo naman. Utang? Utang na naman? Ito pa yung ilabas yun. Nagtetel siya. Mami, ginigilig si Ryan. Utang ko kasi agad si pare. Kakinito na naman tayo nito. Napapasak. Tatago ko yung bilang. Pwede ba mag-face mask? Ayun talaga yung mukha.
Pumunta ka na agad sa silang na si Casey after nung tapos. Umars, pinapunta mo ako dito. Ba't wala dyan si pare, no? Ito mo, nag-iisang na ganun. Kasi ka.